Hello mga kainday ko! At ngayon nga po ay isi-share ko naman sa inyo ang ginagawa namin bago matulog kapag may bakante pang oras at hindi pa masyado pagod. Katulad na lang yan, ipapakita ko sa inyo kung paano magmahalan at magbanding ang aking mag-ama. Tunay nga po, no, kahit salat ka sa material na bagay, kapag maayos ang samahan ng pamilya, kahit mahirap, gumagaan din. Hindi naman kailangan laging merong material na bagay para maging masaya ang buhay. Katulad na lang ng bagay na yan, simpleng bagay pero grabe ang saya na dala sa puso ko. Tunay nga po talaga na kapag puno ng pagmamahalan ang puso ng bawat isa sa pamilya, ay nagiging magaan ang lahat. At syempre, ako namang si nanay, ayan, nanunood, bumabalik ang pagiging bata, batang isip, laging in love. Habang ang aming ama ay nag-iisip kung ano daw ba ang kanyang i-content sa kanyang YouTube channel o sa kanyang reel. Habang ang aming namang anak ay walang ginawa kundi magpaikot-ikot lamang sa kanyang tabi. Masaya na po siya dyan, nakayakap siya sa kanyang daddy. Hindi po perpekto ang buhay, hindi perfect ang aming buhay, may asawa, minsan nagkakatampuhan at parte na po yun ang buhay. Kaya lang ang kailangan talagang gawin ay tanggapin ang pagkakamali, ang kahinaan ng bawat isa. At tunay nga po na ang maiibigay na magandang regalo ng isang ama sa kanyang anak ay ang pagiging mapagmahal nitong asawa sa kanyang ina. Kaya tingnan nyo naman, sayang-saya ng aming bulilit dyan. Bihira po kasi ang mangyari dahil kadalasan laging pagod na kami pag-uwi ng bahay. Kaya hindi na nagkakaroon ng pagkakataon na magbanding pa. Kaya naman talagang napakahalaga sa aming bulilit ang mga ganitong pagkakataon. Yung sama-sama kami nasa isang kwarto, may kanya-kanya mang ginagawa pero andun pa rin yung banding kahit papano. At maipapayo ko na rin lang sa buhay mag-asawa dahil naranasan ko na dapat pala isipin muna natin ang ating mga anak bago tayo gumawa ng isang desisyon o isang hakbang sa ating buhay. Hindi ka tayo kasi katulad ng dalaga pa tayo o kapag walang anak na kahit anong desisyon mo, okay na yon. Wala kang i-consider, pero ngayon dahil may asawa ka at may anak ka, i-consider mo din lagi yung nararamdaman ng bata. Pasintabi po sa mga merong hindi maayos na relasyon sa kanilang partner o sa kanilang asawa. Pero syempre, kanya-kanya rin po tayo ng isip at kanya-kanya din tayo ng experience. Pero para po sa akin, hanggat maaari, hanggat kayang isalba, isalba po ninyo ang inyong relasyon. Hindi para sa inyo, kundi para sa inyong anak. Importante po yun. Para lagi nyong nakikita kung gaano kasaya ang inyong mga anak kapag masaya, buo at kumpleto ang inyong pamilya. Kahit medyo salat sa pangangailangan sa material na bagay, ang mahalaga ay magkakasama. Magkakasama, pero syempre habang magkasama ay gumagawa ng paraan para makaalwan sa buhay. So yun lang po mga kainday. Bye! Pa-share, pa-like, pa-comment, and sa mga blessed, pa-share na rin ang blessing. Pa-send na po ng star. Thank you. Bye-bye. And I love you all. See you sa susunod kong videos.